Patuloy man sa pangunguna si LP Bet Noynoy Aquino sa partial official count ng COMELEC, ayaw pa rin niyang magdiwang hanggat wala pang opisyal na proklamasyon mula sa Kongreso. Sa ngayon ay mas nais niyang tiyakin na mabibilang ang lahat ng boto para sa kanyang running mate na si Mar Rojas. Live mula sa Tarlac, nagpapatrol Ses Orenya Drilon. Ses? Magandang gabi sa iyo, Ted, at katabi ko nga si Senador Benigno Noynoy Aquino III. At ang unang katanungan natin para sa kanya, Senador Aquino, sunod-sunod na po na tumanggap ng pagkatalo ang inyong mga naging katunggali, nag-concede na po sila. Panahon na hubang isang tabi ang mga maaanghang na akusasyon, palitan ng akusasyon noong kampanya at kayo'y kamayan nyo na ang inyong naging katunggali? Well, sa amin po panig naman, no? Palagay namin wala kaming paratang o wala kaming akusasyon na hindi naman po nababase sa mga yung katotohanan. Mm-hmm. At pero iusahan daw ba tayong tagapin na kanilang mga kamay na inaalok? Bakit po hindi? No? Mm-hmm. Dahil ang interes naman po natin dito, ano ba ikabubuti ng sambayanan? At natural po, mas maaga nating maitabi yung hidwaan at magkabubuo, lalo po natin mapapabilis yung pag-aayos po ng mga problema nating bayan Pilipinas. Nagulat ba kayo kay Senador Villar dahil siya po ang unang-unang nag-concede at talagang naging masasakit po ang palitan ng akusasyon sa magkabilang kampo? Well, nabasa ko po yung transcript di umano nung kanya sinabi at pinapasalamatan na rin po natin siya. Ay, naunawaan po natin yung dinadaman niya sa ngayon. Sana po pagdating ng oras na natapos na nga ho itong buong prosesong to, talaga mag-itaos puso yung pagtutulungan dahil sa ibubuti naman po natin bansa. Mm-hmm. Ngayon naman po, yung inyong katandem ay gitgitan po ang laban na kay Mayor Jejo Marbinay na inyo ding taga-suporta. Ano naman po ang mga ginagawa ninyo para naman mapaangat ang siguro sa loobin ng inyong katandem? Well, ibinahagi po natin yung mga natatanggap natin mga reports sa iba't ibang lugar. Bakit hindi pa niya nakukuha po yung mga resulta? Ako sa pinapakita, maganda po ang lamang niya. At talaga namang hindi natin pinifilter, no? Siyempre, sa katotohanan ng ibabase, dito po sa Tarlac, maganda resulta niya. Mm-hmm. Meron pa akong mga pinasa sa ibang mga lugar na ganoon din po maganda resulta. Kanina po sa Visayas, no? Sa Negros in particular, sa Cebu, ang ganda rin ng mga numero po. Mm-hmm. And naninigurado tayo nakakaabot po sa kanyang mga balita yun. So, base po sa pagmumonitor ng LP at pagbalik ng mga resulta sa inyo, siya po, kumpiyansa ba kayo na siya ang magwawagi? Yung nakikita po natin data kasi talaga sabi, gitgitan yung laban, yung exit polls sa tinitingnan. Nandito tayo laman naman sa Tarlac, medyo hindi kompleto yung dumarating sa ating impormasyon. Pero palagay po, talagang mangunguna pa rin yung ating partner sa pagtapos itong bilangan na ito. Mm-hmm. Ted, baka meron kang katanungan para kay Senador Aquino. Yes, Ses, thank you. Senador, kayo po ay congressman noong 2004 sa naging canvassing ng Kongreso sa mga resulta po ng halalan between GMA Gloria Arroyo and Fernando po Jr. Doon po ay kitang-kita na maaari i-delay ng Kongreso o bilisan ang canvassing pabor sa kandidato. Kayo po ba'y meron ng timon na gagabay sa canvassing para maging mabilis at wala kayong harapin ng problema, Senator? Meron po tayong mga kinakausap na para maging timon nga ho. Actually, several of them na talaga experienceado sa proseso at gagawin po natin i-actualize na lang yung plano para nga siguraduhin na mapaaga po at hindi ho maging sobrang delay na umabot po tayo sa crisis ng June 30. Mm-hmm. Samantala po, Senator, sa ngayon pa lang po ay marami na ang naghahanap sa inyo at nagtatanong kung saan kayo maglalagi sa mga panahong ito. Between now and your supposed to be proclamation, sir? Yung pag kung saan ho maglalagay, nag-object po yung ating security advisors na i-broadcast kung saan tayo naglalagay. Alam mo naman, Ted, habang hindi ka pa napoproklama, tumataas yung panganib. Totoo ho ba, sir, na kaya nga po atin naitanong dahil sa ngayon po ay tumitindi rin po ang banta sa inyong seguridad sa mga panahong ito, Senador? Hanggang hindi ho, alam mo, Ted, di ba, parang hanggang hindi ka napoproklama, hindi huyo ko dyan, kami ni Mar po ang parehong pinalad. Hindi naman po si Mar ang uupo kahalinhin natin kung hindi tayo naproklama. So hindi po natin maalis. Meron hong masyadong mga masugid na taga-suporta ng ibang mga kandidato na baka mag-isip na hindi ka nais-nais. Tayo naman po ay kailangan pangalagaan natin yung pagtitiwala ng mga taong ibinigay po sa atin at huwag po tayo dapat mag-risko ng unnecessary. Yes, sir. Meron ba kayong mensahe para po kay dating Pangulong Estrada sa mga panahong ito, Mr. Senator?
Well, may nagsasabi nga ho, baka raw magpa-file ng protest. Ako po sa pagkakilala ko kay Pangulong Estrada, siya na rin mismo nagsabi ho dati na palagay niya malayo raw ho mararating ko, kaya inaaruga po niya ako. Dito po, palagay ko madadama ko rin po yan na yung mga nagpapayo sa kanya na hindi kabubuti po ng bansa, hindi po niya papansinin. Ses, balik sa iyo. Salamat, Senator. Salamat po. Alright, siguro ang isa, Senador, nakatuntong tayo sa Aquino Center, isang museo na itinayo para sa alaala ng inyong ama at ngayon ay sa inyong ina. Ano po ang nararamdaman nyo ngayong kayo ay nakaatang sa inyong balikat ang napakalaking responsibilidad? Well, siyempre, Ses, napakahaba na rin ng mga eksperyensya na pinagdaanan po ng aming pamilya. Nandun na rin po yung kagustuhan na sana nga, ito nga po yung huling yugto na kung saan magkakaroon ng kaganapan, lahat po ng ipinaglaban, lahat po ng talagang pinanindigan sa marami na rin po dekada. At dito po talagang makamtan ang sambayanan nyo kanilang inaasam-asam na tunay na pagbabago. Yan po pipilitin natin mangyari. Pipilitin po natin dalhin kung ano man yung bigat na dadaan po sa atin at mailalagay sa atin po mga balikat. Dahil sa dulo po nito, talaga naman po importante na itong pagtitiwala ng sambayanan ay magkaroon ng kabuluhan. Mm-hmm. Tila nagbago na po kayo, naging mas seryoso, medyo tipid na po ang mga ngiti. Paano ba nabago ang inyong buhay sa loob ng isang, kumbaga overnight, sa loob ng 24 hours? Nag-umpisa to, palagay ko isa sa mga huling sorte namin, palagay ko sa Tacloban ko yata unang naranasan. Tapos na po yung mga lakad ng araw na yun, kumakain kami sa isang restaurant. At awa ng Diyos, pabago ako nakasubo ng aking kakainin, dumaan muna ako sa mga 50 higit kumulang na mga nagpalitrato sa loob at sa labas po ng restaurant. No? So, sabi ko, magsubo kaya akong punta ng mall. Alam mo naman yung pantalon natin, medyo lumuwang. Sese, naghahanap tayo ng kapalit. Pagpunta pa lang po doon sa parking, yung pagbaba pa lang ho ng sasakyan, hindi na ho tayo halos nakatutok sa entrance. Sabi ko, ito na kaya ang buhay natin ito. Na, siyempre, paminsan-minsan, gusto naman po natin ang quality time na mag-isa tayo. Mukhang hindi na ho yata pwede yun. Nagsasanay pa ho tayo na ganun ang magiging buhay po natin. Panghuli na lang po sa mga nag-aalala kasi sa inyong kalusugan, nangako ho ba talaga kayo na pag kayo ay nagwagi, ay ititigil nyo na po ang inyong pagsisigarilyo? Hindi naman ho sa ganun exacto timing. Sinabi ko na po, darating rin po tayo dyan. Pero kasagsagan ng kampanya, sabi ko, mali ho yata ngayon titigilin to, dadagdagan ko sarili ko na maraming pressure na hindi naman nung makakatulong doon sa pagsulong ng kandidatura ng tambayan. Okay, marami pong salamat sa inyong panahon, Senador Aquino, yes, and ma'am. The best of luck sa inyo. Balik sa inyo, Ted. Salamat sa iyo, Ses, at Senator Noynoy Aquino.